So hello mga Dabarkads, yun, bago po natin pag-usapan yung pong hearing kanina, pakita ko lang sa inyo, nandito ako sa Cliff Point Studios, sa may Ortigas. Ito banda, yan ang ganda, ang ganda ng studio dito, so opening nila today. So nag-attend lang ako, dito ako dumiretso after doon sa ano natin, doon sa hearing kanina. So ito, react tayo, okay? So yun, maaga ako nandun, pagdating ko, nandoon si Tito Sen. Nakapagpa-picture ako, humingi ako ng video greeting. Tapos dumating na yung mga abogado nila. Nakausap ko saglit. Tapos naghintay na kami, di ba? So nung matapos lahat, nung hearing, bumaba na sila, nagpa-interview na sila. And meron tayong mga nakuha na mga impormasyon na I think vital dito po sa mga nangyayari po ngayon. Yung pong interview namin kay Attorney Buko, natanong ko siya kung bakit sa Marikina yung pong hearing na pinili. Ang sabi po niya, kasi taga doon daw si Ma'am Jenny Ferre. So they chose na sa Makati. Mabuti din para sa akin kasi malapit sa kondo ko. Isang sakay lang ako ng jeep, nandun na ako sa Marikina trial court. Kaya very good. Yun yung isang dahilan. Tapos tinanong ko din kung bakit, kung ano na yung nangyari doon sa isang IPO registration kung saan kasama si Mr. Tovera. Abandoned na daw yung pong IPO na kasama si Mr. Tovera. Ang kanila pong pinipursue po ngayon ay yung nag-file solo si Joey De Leon dahil siya naman daw mismo yung pong nakaisip ng pangalan na Eat Bulaga. So yun, so abandoned na yung isa, yung kay Joey De Leon, yung pong pinoporsu po nila. O tapos ang mangyayari po dito, hearing witness ng TVJ, cross-examine nung taga-tape, tapos witness ng tape, cross-examine nung mga taga-TVJ. So ganun po yung mangyayari doon. Tapos nung nakausap po namin si Ma'am Attorney Maggie, doon na po lumabas yung information na nakakagulat. So sinabi niya, meron silang limang witness na ipepresent from finance, from production, to prove na si Jenny Ferre was an employee. Paano mo masasabing copyright or ano kung you are being employed ng tape during that time? Lumabas yung pangalan ni Ma'am Malucho Wafagar. Doon ako pinaka nagulat. Mahina yung boses ni Ma'am Maggie. So nung narinig ko na Malucho Wafagar, I had to ask once again. Ma'am, clarify ko. Are you saying si Ma'am Malu will testify para sa tape? Is one of your witnesses? Yes. Yun yung sagot ni Attorney Maggie. So nakakagulat. Maaring yung mga katabi ko, di nila na-realize pa. Pero nung sinabi ko doon sa ibang reporter na nandun, nagulat din sila. Ano? Si Ma'am Malu magte-testify laban sa TVJ? So nakakagulat na balita yon kasi Ma'am Malu was sobrang close sa TVJ. Sobrang, as in, 1979, nando na siya, production assistant, kasama siya, pumaas ng rank hanggang maging second in command siya, COO siya ng tape, until she retired a few years ago, 41 years siya sa tape. Manager siya nila Jose Wally, hindi ko alam kung hanggang ngayon, ng ilang pang Dabarkads. And very close siya. Kung gaano ka-close si Mr. Tovera sa TVJ, ganun din si Ma'am Malucho Wafagar. Kung sakaling totoo po na she will testify against them, sigurado ako masasaktan po ang Tito Vic and Joey. Malaking ano po yun, masakit yun sa puso. Kasi 41 years mong nakasama, parang pamilya mo na, tapos ganun. So like I said naman po, ito ay sinabi ni Attorney Maggie, hanggat hindi ko nakikita mismo doon sa korte, siya mismo magte-testify, siya mismo ang nag-witness, diba? Hindi tayo sigurado. So mahirap namang i-judge kaagad yung mga pangyayari. Pero ba't naman sasabihin ni Attorney Maggie yun kung wala namang, diba, kung di naman nakuha yung commitment coming from Malu. So yun po ang napakabalaking balita. Kapag iniisip ko, kapag narinig yun ng TVJ na si Ma'am Malu, or hindi ko alam, baka alam na nila, kapag narinig nila yun, sigurado masasaktan yan sila. So nagkakapersonalan na po yung laban, nagkaka
talagang mabigat na po. And ayun, so bukas kasal ni Maine sa Baguio daw, sabi ni Tita Christy Fermin. Sa Sabado, National Dabarcads Day, nandiyan tayo sa TV5. Sa Monday, balik tayo Marikina. Tuloy po yung kaso, nagkakapersonalan na, mabigat po yung laban po ng TVJ versus tape. So yan po ang update ko po sa inyo. Pakita ko lang po sa inyo, ito pong ating sa Cliff Point Studios. Ayan ka lang pa. So ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan. So ayan, ganda dito. Laki ng space nila dito. Ayan yung mga ganyan. So mamaya opening nila, kasama tayo. So ayan, shout out po Cliff Point Studios. Dito po, malapit sa may Ortigas Home Depot. So see you guys. Update ko po kayo mamaya after dito sa event. And yun lang po. Thank you very much for joining us mga Dabarcads. Bye-bye.